kung miss ang umangkas, mabilis pa sa bus. Kahit sasakyay walang gas, sa chicks laging may alas. Miss, sakyan mo na ako. Looban man ang paroroonan, pumadyak man hanggang labasan, walang uurungan, basta usapang harutan. Love, pwede na. Yan si Papa! Cool, hanggang labasan. It's time for Papa Jack. It's time for Papa Jack. It's time for Papa Jack. Time for Papa Jack. So you better go dial 8-3-2-6-1-7-1. It's time for Papa Jack. Time for Papa Jack. 8-3-2-6-1-7-1. It's time for Papa Jack. Time for Papa Jack. Papa Jack always number one. Dahil DLC ay walang katulad. Papa Jack always bring the fun. At dito lang yan sa 90.7 Love. Huwag nang magdalawang isip at kung may problema ka, tumawag ka na kay Papa Jack. Kung problema sa pag-ibig yan, ikaw ay papayuhan. DLC na. Love problems. Mahal ko siya, pero masakit. Here's what you need. Take your time. Para malaman mo din kung sino sa kanila yung kaya magtiyaga, di ba, na antayin yung matamis mong oo. One call. Hello, Papa Jack? One friend on the radio. Nagkakaroon lagi ng turning point yan eh. May mangyayari something big, di ba? At doon mo makikita kung sino talaga yung karapat dapat para sa'yo. It's time for you to discover Papa Jack. Mahalo pa rin ba? Hindi na. Hindi na. Mondays to Fridays, 9 p.m. to 2 a.m. Parang walang kwenta yung pinag-uusapan natin. Ora, sa buong bulan, makitama mga orasan. Ikirap ng Alaysia, 9:04. Magandang evening, Luzon, Visayas, Mindanao. Sa naman dako ng kabuluan, sa kamang sulok, kung ikaw ay Pinoy, edi magkwentuhan na tayo. Welcome mga kaibigan, mga kabisyo, ang programang TLC True Love Conversations. Usapang is strictly for the heart. Sa kabuhin niyo ng God, kabiling ka mamayang alas 10:30 ng madaling araw, kwento ang pampuso. Ayan, strictly pampuso. Walang ibang usapan, pampuso lang, hindi pwede ekonomiya, hindi pwedeng utang sa Mumbai. Puso lang, ayan, mga kaibigan. Pero ang matigas ulo mo, sige na, tawag ka na lang din, okay na lang din yan. Pagpala at masayang gabi na naman ating pagkasaluhan. How are you guys? Hope you are all doing alright. Okay. At sana naman lahat tayo mga kaibigan ay merong isang mapayapang maghapon. Diba? Yung walang halong gaanong stress. Diba? I hope today we got the chance to fall in love if the chance was presented to us. I hope. Diba? Kung hindi man at may dinadaing yung puso, pagkwentuhan natin, tawag ka sa akin. 832-6171 or 1-800-10-100-5683. Hapon yung lingkod mga kaibigan. The one, the only, nice and naughty. Ang nag-iisang DJ na feeling sexy. Ako po yun. My name is Papa Jack. Cool. Hanggang labasan. Sama-sama, kinig-kinig lang. Diyan lang tayo, kwento-kwentuhan. Hanggang mamayang madaling araw, hanggang mag-next day na, magkaka-feeling pa rin po tayo. Ikatlong araw na po sa buwan ng Disyembre. Sana naman ay maging
yung the rest of the remainder and the remainder of our year, which is ilang araw na lang, sana maging makabuluhan for all of us. Again, bago mag-umpisa, yung lingkod, nais ko lamang ngayon batiin ng Merry Christmas. Ano man ang mukha ng inyong maghapon o ng mukha ng inyong magiging kapaskuhan, may maihahanda man o wala, Pasko pa rin, may pagkain na wala. Babadyak ang pangalan ko. Cool. Hanggang labasan. Cool na kwentuhan. Pagsaluhan, game na. Welcome to TLC. True Love Conversations. TLC. Guys, gandang magandang lalaki ka ba today? Nakakadagdag ng gandang lalaki, di ba? Pag tipong ikaw ay biglang minahal o sinagot ng nililigawan mo, feeling mo ikaw na yung pinakapogi sa lahat. Di ba? Katupar na ito ng iyong mga ambisyon tuwing gabi. Di ba yung mga wala tayo may ganyan ano, yung mga bago matulog mayroon kang role playing sa utak mo, di ba? Meron kang kumbaga mayroon kang sariling drama sa utak mo na kung pwede makatuluyan mo yung pinaka-sexing artista, di ba? Oh, pero daig pa yung pakiramdam niya pag sinagot ka ng nililigawan mo, yung tipong nakakuha ka ng matamis na oo, mahal din kita. Yay nga nga. Oo, sa mga nakakaramdam po ng ganyan ngayon ano, ng ganyang saya ngayon, yung mayroong spark sa kanilang mga ngiti. Yung merong electrifying smile today. Yehey! Umpisa na yan na isang mahabang ano, isang mahabang intindihan, sakripisyo sa ano, sa pangunawa at higit sa lahat. Katakot-takot na, pasensya mga kaibigan. Pero may pinagdadaanan ka, tawagan mo ko. Nais mo mag-I love you sa boyfriend mo kasi mansa rin ninyo. Ay, at ako yung anniversary, tawagan mo ko. Pero kung nagtitrip ka lang, matulog ka na maaga. Huwag mo kong istorbo, yung busy ako. Number ko, 832-6171. Ulitin ko lamang, 832-6171. Pag taga Maynila ka at hindi kailangan mag-long distance. Pero kung gusto mo naman yung aking toll-free number, saan ka mang dako ng kapuluan, pwede ka makatawag basta may landline ka. Ang number ko ay 1-800-10-100-5683. Ulitin ko lamang ha, 1-800-10-100-5683. Yan. Parang hindi ka parang hindi makalimutan. Ano yan? 1-800-10-100-LOVE. 5683 yung love, ha? Kaya may love radio kami. Sa mga nakaintabay, through our love radio stations, maligayang pakikinig po through our love radio stations nationwide. Ayan, sa mga love radio sa buong kapuluan. Good evening sa lahat ng mga technician na naka-duty sa aming love radio stations. Salamat sa pasensya. Eto na tayo. Gabi na naman. Martes. Bilis ng araw. Kakasama na naman tayo, mga kaibigan. Mamaya hug-hug tayo lahat, ha? Oo. Iha-hug ko kayo. Hug nyo rin ako, ha? Walang mali siya. Gandang gabi po. May caller na tayo. Ang ating unang caller ay isang dalaga, dalaginding, na hindi ko alam ba tumawag-tawag, dinatulog ng maaga, baka walang supply ng ano, fresh milk sa bahay nila. Oo, ha? Dahil ang buong katotohanan, 12 lang po yung 12 pa lang to, lang yung buhay to. Oo, ha? Kaedad ni Chico Loco to sa utak. Si Chico Loco ay dosing-dose sa utak, di ba? Oo. Patambas, si nabanggit ko lang kasi magkasama kami ni Chico Loco kanina. Nagpunta kami sa Philippine General Hospital at kami ay naging judge sa isang, wala lang, isang department event, departmental event lang sa mga pharmacists ng PGH at yung kulit ni Chico parang katumbas ng anim na kinder. Ano masaya. Salamat sa pag-invite kanina, ha. Oh, gandang evening po. Caller natin si May ng Pasig. Hello, May. Hello.
12 ka lang talaga? Opo, magta-13 po sa December 26. Uy! Merry Christmas and happy birthday sa iyo. Merry Christmas din po. Ano na ang nahihiling mo sa tatay at nanay mo ngayong Pasko? Ay, yung wala na po ang tatay. Ay, huwag ka nang humiling sa kanya, ha? Baka bigla kang bigyan niya ng iPad, ganon. Wala na siya? Wala na po. Siguro kapiling mo yung spirit niya ngayong Christmas, no? Diba? Ganun naman, diba? Ewan ko po. Bakit parang ayaw mo? Long story po. Oh, sige, huwag mo ng kwento, ha? Batla. Basta at least alam natin na meron naman talaga yan, na? Opo. Sige. Lungkot. Bigla lumungkot, masaya na siya. Ayan. Hello, May? Po. Umahin ka na ba? Opo, katatapos lang. Nag-aaral ka? Opo. Nakapag-review ka na? Hindi po. Ha? Hindi po. Bakit hindi? Wala naman po kaming re-reviewin eh. Walang exam? Wala po. Mm-mm. Nag-aaral ka? Binuksan mo ba yung mga notebooks mo o puro Facebook ang binuksan mo? Ha? Hindi naman. Anong year ka na ba? Grade 7 po. Grade 7? Grades. Anong katumbas niya? First year high school? Opo. Anong tawag sa inyo? Student or pupil pa rin? Ewan ko po sa kanila. Hindi, iba't sila ikaw tinatanong ko eh. Ano? Ha? Student? Student. Hindi mo rin alam. Hindi ko po alam eh. Alam na, mga kaibigan, ha? Ayun, hey, nag-aaral ako. Wala ko sinasabi. Sabi ko lang, alam na. Ayan, sige. May, ikaw ay 12 anyos. Apa. Bakit sa murang edad napatawag ka sa akin? Anong problema? Ano kasi? Kalmado lang. Ay, na naman tayo agad eh. Pagdadabog na naman ka agad eh. Kalmado lang. Ayan kayo mga kabataan niyo. Masyado kayong maiksi pasensya ninyo. Ha? Hindi, kasi dalawa talaga yung problema ko po. Dalawa. O di sa akin yung isa. Yung isa kay not mo hingan ng tayo. Kailan naman ba si not? Opo. Oo, di ba? Isa rin yan eh. Yung yung laging may paninda. Oo, kung ano nang binibenta niya, nasukal na itim. Di ba bigas na itim? Ba't puro pwede itim pong ang umorder ng asukal na blue. Corny ano. Pero sige na. Gawa na. Gawa natin ng para. Ano ba yan? O sige na nga, magkwento ka na. Baka sa mapunta itong usapan natin. Game. Kasi, yung crush ko. Yan, tsaka. Sige, tuloy. Hindi, kasi yung crush ko, hindi ko alam na na magiging close kami. Kasi, yan na, ay di natupad na yung gusto mo. Hindi nga eh. Wait lang kasi. Oh, sorry po, apa. Hindi kasi, adi yun. Yung kaklase ko, sa kanya ako nagpapalakad. Kasi hindi siya nahihiya. Kasi hindi siya nahihiya pag hindi niya. Ikaw ang nagpapalakad? Yung parang, kasi nakatambay siya nun sa kantin. Nakasama ng kaunti at? Nakatambay po siya nun sa kantin. Tapos sabi ko, uy, ay si Matthew oh. Matthew talaga pangalan. Ay, ano ba yun? Sabi mo tuloy, bad trip. Masaya na yun. Okay lang yun. Sabagay, nagpapalakad ka ngayon, kapanahiya. Yun, tapos, yung tinanong niya, tinabihan niya. Tapos, tinanong niya, uy, kuya, ikaw ba si Matthew? Tapos yun, ngumingiti-ngiti lang. Tapos nung hapon, kasi lagi ko siya tinitignan, kasi nahihiya nga akong kausapin siya. Siyempre. Tapos yun, nung tinabihan niya ako sa may bridge. Yun. Basta, yun. Tapos, akala ko magiging close na kami kasi nung pauwian na namin, tinawag niya pa ako. Ang sabi niya, psst, ganun. Oo yun. Ano ba yan? Ganun ka lang tinawag, ata. Ano ba yan? Sabi niya ganun. Sabi lang, psst, oy. Hindi, tapos, ganun sabi niya, psst, oy, liga nga dito. Tapos, yun, sabi niya, uwi ka na ba? Sabi ko, oo. Tapos, basta yun, nagkantuhan kami. Saan kayo nagkwentuhan? Apa, naglalakad.
Huwag kang mag-aati, kalma. Huwag kang papapano, ha? Kalma, wala naman ang aaway sa'yo, ha? Oh. Sorry po. Wala namang ano. Sorry. Huwag kang mainit ng ulo, ha? Kasi, tapos yun. Sige. Ayun na nga. Ayun mo yung telepono. Ayun. Ayun po. Ayun, akala ko talaga magiging close na kami. Tapos, nung one day, hinatid namin yung classmate namin sa bahay nila. Bakit nyo hinihatid? Di marunong mo yung mag-isa? Hindi, wala lang. Kasi nga nandun sila. Sino sila? Sila, yung crush ko. Ah, so pagpapansin ka? Hindi naman. Well, ba't sumama ka doon? Wala lang pala. Siyempre, true ko. Papansin ka nga, oh. O hindi, ah. Yung tawag doon. Ano? Papansin. Pa-cute. Mana-mana lang yung pares tayong cute eh. Ano na? Wala. Ano ka mo, pares tayong? Cute. Yun lang. Agree na tayo dyan. O, tige tuloy. Yun. Tapos, okay na sana eh. Nagbabay pa siya sa akin. Tapos, nag-smile pa siya sa akin. Tapos, bigla niya kaming tinawag. Ano pa, ano? Tawag lang. Psst, oy! Oo, yun. Ganun. Ano ba yan? Puro ba lang. Tapos, ano, sabi, apat kasi kami. Tapos, sabi nung, yun nga, yung classmate ko. Sige na, punta ka na dyan, baka manliligaw na sa'yo. Di yun. Kala manliligaw. Tapos, pumunta ako, tapos, sabi niya, tinawag niya yung mga classmate ko, sabi. O hindi, kasama kayo. So, tinawag ka lang, may pag-feeling ka na baka ligawan ka. O hindi, ako nagpipiling, sila yung may sabi nun. Oo, ganun, oo. Tapos, ano, ayun, eh yung classmate ko noon, yun nga, ano, nakapambahay siya noon, nakashort siyang maikli. Tapos, nung maliit ako, pang kwarto lang ang maikling short eh. Ayun, nalalabas na pala yan, ano. Yun, nakamaikli yung short. Tapos, ano, siya yung kinausap. Ay, di bad trip ka. Naman. Oo, sabi niya. Ang sarap biglang mag-walk out, no? Kaya lang, pag nag-walk out ko, wala nang mapapansin sa'yo. Bagay. Eh, gusto mong mapansin ka, nag-walk, wala. At least, yun. Tapos sabi nung kaklase kong isa, uy, Matthew, hatid mo na si May. Tapos, hindi niya pinapansin yung classmate kong yun. Ang pinapansin niya, yung isang classmate, yun ngang ano, ng making short. So sabi niya, ano, hatid na kita. Saan mo bahay mo? Oo. Tapos, yung tingin niya, grabe. Kanino siya tumitingin? Doon sa classmate ko, doon nga sa ano. O, ano yung problema mo doon? Ikaw, ano kung tinitignan niya yun? Eh, kasi, basta yun, tapos... Ano, bakit mo sinasabi sa akin kung wala lang pala? Hindi, kasama yun. Hindi pa tapos. Basta yun po, tapos... Ngayong gabi, ano, akala ko hindi ko siya nakita. Hindi ko hinatid yung classmate kong yun. Kasi gusto mo mag-inarte. Hindi. Eh, bakit? Hindi naman. Para makauwi ng maaga. Ah. Pinapagalitan ako eh. So yun, tapos, ano, nag-whole day pala si Matthew. Tapos, nakasabay niya. Tapos hinatid siya sa bahay. Tapos ang bad trip, tapos nagkwentuhan sila na ano na, sabi nung classmate ko, bakit hindi ka na nagtitext? Tapos sabi ni Matt, sabi nung crush ko, bakit? Ano, ba't inaantay mo ba yun? Basta yung kung mag-usap sila, parang mag-boyfriend, girlfriend. Eh, ano nga pakialam mo? Hindi ka naman girlfriend. Ba't ba nag-inarte ka? Eh, yun nga yung problema eh. Oh, ano problema dun natin? Hindi ko alam. Sige mo magsabi sa akin. Sorry mga kaibigan, may pagkapikon yung tono ko, ha? Hindi ko maintindihan bakit ang laking problema kung yung lalaking ito may pinapansin ibang babae. Kasi... Anong problema? Paintindi mo nga sa akin, Ate May. Wala lang. Oh, sige, ipaintindi mo sa akin. Total, pinag-uusapan natin. Siyempre kasi, yung kaibigan ko pa sa dinami-dami, di ba? Ano nga problema mo doon? Yun nga, yung feeling ko, gusto niya yung kaibigan ko. Ano nga problema doon kung gusto niya yun? Yun, nagsiselos ka. Oo. So, ganun ka, ano? So, naiinis ka kasi may mas maganda sa paningin niyo, kaibigan mo. Pwede na rin. No, mas maganda talaga sa paningin niyo yun, yung pinapansin niya. Grabe. Ano ba't grabe? Wala. Kasi nakakainis talaga. Bakit nga nakakainis? Yun nga, bakit siya pa? Oo. Oh.
siyempre po. Eh, ba't ba magaling ka pa sa kanya? Eh, siya yun. Eh, kasi hindi ko nga nakakainis kasi. Ah. Umasa-asa. Yung eh? Ano, feeling na akala kong crush niya. Crush. Tapos, yun naman pala. Ano? Yung classmate ko. Hindi ko alam. Tapos yun nga. Hindi ko alam kung dapat ba akong, ano, mainis dun sa classmate ko o hindi ko na lang pansinin yung crush ko para wala nang gulo. Yun ba tanong mo? Oo. Tapos meron pa ako isang problema eh. Sige na, lubusin mo. Ano naman sa family? Kasi, ito nga po, ano, pinatira kami nung, ano, tiyahin nung lola ko sa bahay nila. Tapos po, ano, edi yun, pinagpapaaral po kami kasi yung mama ko nasa Saudi, eh, hindi naman po, ano, makakaya niya yung tusto sa school namin magkapatid. Edi yun, tapos, ano, sobrang hirap po kasi dito. Yung, ang uwi po kasi namin ng school, 8:05. Tapos gusto po niyang makarating ako dito bago mag 8:30. Eh, minsan po kasi traffic. Tapos, kasi yung... Tapos nag-hard ka pa ng klase mo, no? Hindi na nga po eh, kaya nga po umuwi ako maaga kanina. Tapos, yung ano, wala ka naman pong ginagawang kasalanan. Maghahanap at maghahanap po siya ng ano butas para lang po mapakita. Ako hindi ako naniniwala dyan, ate. Totoo naman yun eh. Eh, sa paningin mo yan. Sa tonan ng pananalita mo, ikaw yung batang madaling kainisan. Grabe. Hindi, huwag kang makinig. Hindi, makikinig ako sa inyo. Wala naman sa akin, hindi ka makikinig eh. Ako, naiirita ako, ate, na ikaw ay 12 anyos at hindi mo alam ang kahulugan ng ano, ng pag-intindi. Pagpalagay natin yung crush mo. Eh kasi po, wala po nagpapaintindi sa akin. Ha? Wala nagpapaintindi sa akin. Kasi po, yung, ang gusto ko po... Alam mo ate, yung nabanggit mo na wala nagpapaintindi sa akin, di ba? Paano ka makakaintindi kung feeling mo pinagagalitan ka ng walang dahilan? Maliban na lang kung adik yung mga nag-aalaga sa'yo. Eh kasi... Di ba? Eh po kasi, yung... Limbawa po, nagkikwento po ako sa kanila yung nangyayari sa school. Yung pinapagalitan pa po nila ako. Kasi yung ibang magulang, di ba, pinapakinggan yung anak nila. Tapos, mas gusto pa ng ibang magulang na, nagsasabi yung anak nila sa kanila. Pero sila hindi. Nagkagalit pa sila sa akin. Hindi ko alam kung ano totoo dyan, ate. Ganito, may mga ano ako, ha? Opo. May mga balak akong ipapansin sa iyo, ha, sa kwento mo. Sige po. Kailang? Tapos ano, meron lang ako ditong papansinin, nag-tweet sa akin. Sabi ni Yesa Therese C. Sana may age limit ang TLC. So anong ibig sabihin po? May so, age naman. Limit ang TLC. Bakit? Ba't lalagyan ng age limit? Oo nga naman. Ano ito? Sinihan? Nga naman. Maintindihan. Ate, ganito, Ana May. Opo. Alright, ganito na, Ana. I want you to go back sa yung focus sa pag-aaral, ha? Opo. O, naiinis akong pakinggan. Hindi ko alam kung nakakatuwa ang feeling mo sa ano, sa paraan ng pagkukwento mo. Diba na, siguro lang... Ay, naiinis ako sa sarili ko. Pwede makinig ka? Ah, sige po, sige po. Ayan. So, alam mo na siguro kung ano nakakainis sa'yo, no? Opo, ano po? Kanina, umbisa pa lang eh, di ba? Yung tono ng pananalita mo, may pabalang ka sa magkwento. Nararamdaman ko sa isang bata na hindi marunong magpakita ng respeto sa nakakatanda. Katitext lang po kasi sa akin nung classmate kung kwento niya yun. Siti, tinan mo, may sinasabi ako, ha? Nakita mo na kung paano ka makitungo sa mga nagpapayo sa'yo. Opo. Ganito ka makitungo, ate. Kinakausap kita ngayon, ate. Hindi ka nakikinig mo sa sarili kang direksyon. Opo. May sinasabi ako, di ba? Pero may iba kang issue. Opo. Oo. I only have few minutes para kausapin ka, May. At gusto kong tumatak sa iyo mga pag-uusapan natin. Hindi mo naman ako kuya para naandyan araw-araw sa gilid, di ba? At payuhan kita, di ba? Kung po pwede sana, hatiin ko sarili ko, kasakit ulo ng mundo. Yung mag-isang ako, masakit ulo niya, dumami pa kaya ako.
Kaya lang ate, ito, magkausap tayo ngayon. Opo. Hindi naman yung crush mo ang gusto kong ano, pagkwentuhan natin. Hindi naman talaga yan. Opo. Ate, yung pagiging estudyante, pagiging anak mo. Diba? Parang, meron akong ano, meron akong pakiramdam na ano, na ikaw ay hindi marunong tumalima. Wala kang pagtalima sa mga tao nag-uutos sa'yo. Di naman kaya nagbibigay sa'yo ng payo. Pero ito, halimbawa, ito. May sinasabi ako sa'yo, may iba kang issue. Opo. Parang wala lang sa'yo dating sinasabi ko. Bakit ka pa tumawag kay Papa Jack kung feeling mo ikaw ay hihingi daw kuno ng issue pero wala ka palang gustong papasokin sa kukote mo? Kumustahin ko pag-aaral mo? Kamusta pag-aaral mo? Ano, okay lang po. Ano kahulugan ng okay lang sa'yo? Ano, nasa top naman ako eh. Nasa top ka? Opo. Ate, sa kinikilos mong yan, ate, nasa top ka, huwag mo sana ngayon mawala ka dyan, ha? Opo. Anong top ka nga pala? 9 lang. Oh, okay lang yan. It's still an achievement, ate. Hindi yan isang bagay na ano na dapat ikahiya mo eh. Kung ilan ba kayo magkaklase? 43 po. O nakakahiya kung siyam lang kayo at pang siyam ka. Hindi naman eh. 43 naman kayo, so okay lang, di ba? Opo. O nakakahiya, yung top 9 ka pero 9 lang kayo magkaklase. Nga ngayon. Tama mali? Tama 43. Po. 43, ibig sabihin natin sa loob ng klase nag-excel ka pa rin, di ba? Opo. Ang kinakatakot ko sa kwento natin ngayon natin, pinapagalitan ka ng mga guardians mo dyan, yung tinitirahan mo, di ba, na sa'yo, feeling mo wala kang kasalanan pero nagagalit sila. Para nakakaduda yan. Opo. Oo, baka mama hindi ka lang nakikinig talaga. Hindi mo nilalagay sa... Imposible kasi yung pagalitan kanila nang wala silang dahilan, maliban lang kung addict sila. Kasi kung addict sila, iparehab natin, ha? Napadala ko dyan ng mga polis. Pero hindi naman siguro, di ba? Hindi ka naman iiwan ng magulang mo dyan. Kung alam nilang masama yan, mga yan, tama? Yung sobrang higpit po kasi... Ate, normal yun. Ay, ikaw, babae ka, tama? Opo. Oo, ang labas mo sa klase, 8 o'clock, tama mali? Opo. Bibigyan mo talaga ng curfew, babae ka eh. Ang gusto naman kaya nasa bahay ka kasi sa pag nandiyan ka sa bahay ninyo, alam nila at ikaw mismo alam mo na safe ka dyan. Dahil sila mo nanagot sa magulang mo. Huwag mo masamayin. Hindi sila mahigpit, ate. Ipinapataw lang nila yung tamang ano. Tamang pakikitungo sa'yo bilang 12 anyos ka. Ano bang gusto mo, ate? Anong kalayaan ba ang hiniling mo? Hindi naman po kasi. Tapos yung mga sa school po namin kasi pag magpapaalam po ako, may practice po. Tapos kailangan po talaga. Ano po, hindi po nila ako pinapayagan. Hindi ka pinapayagan kaya nagpapaalam. Ikaw ba may nagawa ka na ba sa kanila? Para pagigpitan kanila? Meron ka na bang tiwalang sinira? Meron. Hindi ka na makasagot ng kung wala eh. Meron po. Exactly the point. This is your lesson natin. You need to learn from this. Ako pinapayuhan kita, May. Hindi dahil kilala kita, ha? Opo. Bilang nakakatanda, alam ko ako sumagot ang batang ano, magalang at hindi. At hindi ka kasama sa kategorya na magalang. Magalang ka ba? Hindi po. Niko, di ba? Nagtataka ka ba kung bakit ano? Nagtataka ka pa kung bakit napapagalitan ka? Hindi po. Hindi na po. Hindi ka mabait? Opo. Ikaw magsabi, mabait ka ba ang bata? Ayaw ko ha, 12 ka. Ilang taon na si Papa Jack? 19. Diba? Ako ay 31 na, ate. At alam nyo lahat yan, ha? Kung nakikinig ko sa akin, alam mo ito, tama? Opo. Ilang beses mo akong pinutula ba nagsasalita ako nang walang po at opo? Na parang 12 lang din ako. Hindi ako nagre-require ng respeto para sa akin. Wala lang naman sa akin ito, diba? O, kaya lang, ginigage ko kung anong klasikang tao pag makitungo sa mga tatanda. Ganyan ka, ate. Ako, kilala niyo ako masungit, pero kaya mo kong ganyan. Ano pa kaya yung mga kamag-anak mo na nagbabantay sa'yo? Di lalong masakit ulo nila sa'yo. Sorry po. Di ba bigla kang magalang? Nabait ka bigla, oh. Ang bait mo na. Ah, ito na ang bagong iPhone, oh. Kaya nga po ko tumawag, eh. Ang bait mo na, ko. Ang bait mo na, te. Ang bait mo na. Namumupo naman ako sa kanila eh. Mm. Kaya lang, kasi, ayoko kasing kabahan. Kaya iniisip ko, tropa ko lang yung katawagan ko. Oh, walang problema doon, ate. Gusto mo tropa tayo, yan naman ginagawa ko gabi-gabi.
Pero it came to a point na I felt like there's, di ba, you don't have the, ano, you don't know the exact meaning ate and the principle of the word respect. Opo. Hmm. Iba kasi yung, ano, alam mo ganito, May? Po. I know that I need to show more patience sa iyo kasi dosi ka eh. Hindi, sige lang po, para diba? Mas paliwanagan no, okay. Ako. It's okay, ate. Kaya lang, ate, you're so tough, syado ko matigas na kailangan kitang palambutin para makinig. At least ngayon nakikinig ka na. And I love this. Po eh. Ito ba, ito bang pakikinig mo na to, yung opo, sorry po. Iyan ba yung nararamdaman ng mga nag-aalaga sa'yo? Di ko po alam. That's the point. Iba kasi ate yung pinapagalitan kanila, na pag-asabihan ka, hindi ka kumikibo pero pinapakita mong ayaw mo na naririnig mo. Ba yun? Walang point. Pinagalita ka nga nila pero pinaramdam mo sa kanila na ano, eh ano ngayon. Dahil hindi ka nagsalita, mabait ka ng bata. Papagalitan ka nila kasi gusto nila, ano, matatak sa utak mo yung itinuturo. Eh kung pinaparamdam mo sa kanila na nakinig ka nga pero hindi na masok sa utak mo, mapagalitan ka, maulit-maulit yung sermon. Yun nga po yung problema sa akin, di ako marunong makinig yung masyado akong matigas. Hmm. Eh, may paraan naman dyan, May. Alam mo kung ano? O, ano po? 12 ka, di ba? Opo. O, di, umasta kang 12 anyos ka. Ikaw yung anak dyan, tama, mali? Po. Ikaw yung anak, di ba? Kumbaga, ikaw yung pinaka-anak dyan. Opo. Ikaw yung alagain, tama? Opo. O, so, huwag kang umasta, ikaw magulang. Ano ka simple? Huwag mo ilagay sa utak mo na mas, may mas magaling ka pang idea sa kanila. Dosi ka eh. Opo. Makinig ka muna. Darating yung panahon, May. Po. Na maaalala mo ito pag sinagot ka na rin ng anak mo. Opo. Oo. Yan ba nag-aalaga sa'yo? Magulang mo ba yung mga yan? Lola ko lang po. Lola mo. Dapat ang mga lola, ano ba dapat nagpapahinga na? Tama? Opo. Dapat ang inaatupag ng mga yan ay apong mabait. Tama, mali. Tama po. Ibig sabihin, yung lakas ni Lola, yung natitirang lakas ni Lola, di ba inilalaan pa niya yan para alagaan at sikasuhin kayo. Tapos nagpapasaway ka pa. Hindi ka nalang gumawa ng mga bagay na alam mo ikang ingitin ng Lola mo. Kasi po, ano, kasi pag yung feeling na pag gumagawa ko, sa tingin ko, may ginagawa ko na tama, yung hindi nila ina-appreciate yun. Alam mo, hindi naman agad, hindi naman lahat sabihin ng lola mo, ng guardian mo, ano, apo, maganda to, ate. Alam nila yan. Ma-appreciate nila yan. Tsaka, hindi naman dahil sa iisang gawa lang, ay okay na, ma-appreciate ka na. Yan lang, consistent ka. Kailangan lagi, ate. Kailangan dumating sa point na in general, alin sa dalawa, mabait ka ba o mabuti o nagpapakita ng tao ka lang? Kasi pag isang araw ka lang mabait, hindi ka mabait. Nagpapakita ng tao ka. Tama, mali? Tama po. Oo. Kung dalawang araw ka lang mabait sa loob ng isang linggo, at hindi ka mabait. Kasi ang pagiging mabait at consistent yan. May mga ano, apo at anak na mabait, pag nakagawa ng kasalanan, madaling mapatawad. Sabihin lang nung ano, nung magulang, lolo or nanay, yan mo na mabait naman yung anak natin, mabait naman yung apo natin. Hindi naman sinasadya. Kung alam nila mabait, eh, alam nila hindi ka mabait. Eh, yung alam mo na, ang mali sa'yo, diba, May? Opo. Ngayong alam mo na, hindi naman kailangan ituro ni Papa Jack kung ibang tao yung solusyon dyan. Tama, mali? Tama po. Ikaw bilang 12, alam mo na yan. Tinaturo sa school yan. Tama, mali? Tama po. Ganito, ano? Ito, gusto ko lagi maalala mo to, ha? Opo. Alam mo, May, sa edad mong yan, next year, teenager ka na. Opo. 13 ka na. Nag-upos na ng... Well, technically, ano? Kaya lang, isang malaking katotohanan na magkakaroon ka ng maraming kaibigan sa labas ng bahay. Barkada. Opo. Nag-uumpisa ka na magka-crush. Naiinis ka pag di ka-crush ng crush mo. Normal yan. Naiintindihan kita, ate. Opo. Maintindihan kita. Alright? Opo. At darating yung panahon na hihilingin mo sa nagbabantay sa nag-aalaga sa'yo na bigyan ka nila ng tiwala pagkatiwalaan ka nila sa mga desisyon mo. Opo. Pero ang unang kabang doon, ang unang kabang, pakita mo sa kanila responsable ka. Na kaya mong panghawakan yung desisyon na gagawin mo kasi responsable ka. O sa pinapakita mo ngayon, mukha ka ba responsable? Hindi po. O, see? So, pakikialam mo nila ang desisyon mo kasi hindi nila, hindi sila niniwala responsable ka eh. Nakuha mo yung point. Nakuha po. Tapos, magkakaroon ka ng maraming kaibigan ng barkada. Darating yung punto, ito yung katotohanan yan.
darating yung punto, May, na mas gusto mong kasama yung barkada mo kaysa sa pamilya mo kasi exciting, di ba? Pare-parehas kayo ng gadgets na gusto, pare-parehas kayo ng trip na gustong gawin, pare-parehas kayo ng pinapanood, ang idol sa Daniel Padilla lahat. Darating yung puntong ganyan, hahanapin mo yung affirmation sa labas ng bahay. Alam ba yung affirmation? Di po. Ate, yan yung bubuo sa ating self-confidence. At barkada madalas na nagpapakita sa atin yan. Diba na, tol? Kaya mo yan. Diba, sis? Kaya mo yan. Ikaw pa. Yan ang binibigay ng barkada sa atin na minsan hindi mo nakikita sa loob ng bahay. Tama, mali? Tama po. Kaya gusto natin sa labas ng bahay. Pero huwag mong kalilimutan, ate, na barkada mo sila. Makakuha ka man ng affirmation sa kanila, mapalakas man nila yung moral mo at yung self-confidence mo, saan ka uuwi, ate, pag na, di ba, sa araw-araw, after mo sa barkada? Po. Saan ka uuwi? Saan pa rin ang pagtatapos ng araw mo? Di ba, sa bahay pa rin? Opo. Pag nakagawa ka ng mali kasi sumobra ka ng self-confidence, yun ko tulong sa'yo? Ulang ko po. Family pa rin, di ba? Opo. Sa balansin mo. Alright? Opo. Ipunin mo yung tiwalang pwedeng ibigay sa ng lola mo. Ipunin mo yung tiwala, di ba, ng nanay mo sa'yo kahit nasa abroad siya para dumating man yung panahon na pag mahiniling ka sa kanila na kung gusto mong desisyonan on your own, pagkakatiwalaan kanila kasi alam nilang responsable ka sa desisyon mo. Iniipon yan natin, di basta-basta iningi yan. Yung tiwalang yan, ate, yung pagiging responsable mo, ate, iniipon yan. Pag nakita ng lola mo, ay, itong apo ko, mabait na bata to. Mabait na bata to. Nag-iisip to bago may gawin. Hindi ito padalos-dalos. Sabi po kasi nila nasira na daw po yung yung tiwala, mahirap na daw pong ibalik. Sabi lang nila yan, ate. Alam mo naman magulang natin, mayroon silang mga weird na paraan para sabihin sa atin. Pero ikaw, na, ang ibig sabihin lang naman ng magulang pag ganun, ate, is paghirapan mo ibalik yung tiwalang winala mo, binigay nila sa'yo eh. I know that you are young. And being young is being stupid. Hindi ko alam if I'm giving excuse, pero yun ang katotohanan. It's how we learn. Diyan tayo natututo sa pagiging estupido, tama? Opo. Pero hindi naman sinabi na sadyain natin. Opo. Diba? Nasadyain maging estupido, ate. Makikinig tayo. Diba? Opo. Ayaw mapagalita, makinig, ate. Huwag mo masama yung pag binibigyan ka ng boundary ng lola mo, ng curfew. Inaalagaan ka lang naman yun. Wala. Masyado po kasi bawal po talagang lumabas pag kahit po umaga. Bawal din pong bumili sa labas. Yeah, kasi nga, ate, meron ka ng tiwalang sinira. Hindi po kahit po noon, kahit nung hindi pa po yun, bago pa lang po kami dito. Okay, siguro ipunin mo, ate, yung tiwala. Ipakita mo, responsable ka. Ipunin mo yung tiwala kasi yan ang pamamaraan nila ng pag-aalaga sa'yo. Hindi mo pwedeng questionin yan eh. Kahit anong gawin mo. Hindi mo pwedeng pamamaraan nila yan, ate. Pribilehyo ng lola mo o ng magulang mo, ate, na gawin yung paraan nila kung paano kaalagaan sa paraang gusto nila kasi pribilehyo nila yan. Sila yung nag-aalaga sa'yo eh. Hindi mo pwedeng sabihin sa kanila, oh, ganito mo kaalagaan. Hindi mo pwede, ate. Kasi po, yung naiingit ako sa ibang yung magulang nila yung sinusuportahan sila, tapos pag may sinabi sa... Huwag mo ikumpara yung sarili mo sa iba. Eh, minsan, feeling mo, kawawa ka kasi kinukumpara mo yung sarili mo sa iba. Tama, mali? Tama po. Huwag mo kumpara sa iba, ate. Huwag mong bilangin yung meron sila na kinaiingitan mo, kabaka... Mamaya, pag nagkabilangan ng bagay na swerte ka, mas marami ka pang bagay na swerte kumpara sa kanila. Di kaya? Di ko po alam. O kasi hindi mo na-appreciate ang feeling mo lang kay J. Lola mo. Siguro po. Mm-hmm. Ikaw, sa bahay ninyo, ano nakatoka sa'yong gawain? Ano po, magpunas, tapos maghugas, tapos maglaban ng damit ko po. Ayan, ate. Yung mga training na yan, ipagpapasalamat mo pag lumaki ka na at marunong kang gawin yan. Naman po eh. Good, ate. Huwag mong hayaan. Tsaka maglambing ka sa lola mo. Apo ka, ate. Diba, ang mga lolo't lola, malambot lagi ang puso sa mga apo. Di po, naglalambing naman po ako minsan, kaya lang naiinis pa po sila. Huwag mong kapaguran, ate. Kung sinasabi kong, I love you,
Hindi sila pinapagalitan pa ako. Huwag mo nalang pansinin, ate. Gusto mo palit kayo kung maging matanda? Hindi ako po. Oh, see? Masang ang kairat yung posisyon nila, kailangan kang sawayin, tama? Opo. Alright? Akin lang ate, ayoko nilalagay mo sa utak mo na pag meron silang ikinagalit sa'yo, eh may isasagot ka kasi mas magaling ka sa kanila kasi hindi mo pwede yun. Opo. Understood? Opo. Alright? Opo. Pero kung yan talagang kwento mo sa akin ate, at eksakto yung kwento mo sa ginagawa mo at nangyayari araw-araw, ibig sabihin, mabait kang anak at mabait kang apo. Pero ang tanong, magalang ka ba? O hindi ka pa full package? Eh, itodo mo na. Diba? Paano ba? Maging mag-aalang ka sa lola mo. Ipakita mo na pag may sinasabi siya, nauunawaan mo at intindihin mo. Hindi lang yung basta nakinig ka lang at wala kang pakialang sinabi. Oo eh po, kasi silang magalit eh. Oo eh talaga mga lolo at lola ate. Pero oo eh ka din naman kasi. So, tayo lang kayo ha? Marami naman. Hindi ayaw makinig, diwag. Hindi po makikinig po. Isa sa'yo naman yan. Alright? Opo. Yan, balikan ko yung crush mo, ha? Apo. Total, nakinig ka na sa lola mo. Inuna ko yan, mas importante sa akin yun, eh. Pero hindi ko naman didiskwento, at hindi ko naman gustong baliwalain lang yung idea na may crush ka. Hindi po, kasi yun naman po talaga dapat yung ikwento ko dati mas, pa. Mas maganda lang at least na pag-usapan natin yung pamilya mo. Opo. Ako, ate. Sige, naging dosi rin naman si Papa Jack. Nag-crush din ako noon. Madalas nga ako mag-grabo shoes na makrushan din ako ng crush ko. Hindi rin nangyari. Ah, di ba? Kaya lang, ano ate, huwag ka na mainis pa dyan. Hayaan mo na lang. Diba kung hindi ka crush ate, total crush pa lang naman yan, huwag ka mainis, huwag mo hayaan masira araw mo. Baka may iba lang talaga ang crush. Ngayon pa lang, pag-aralan mo nang matutunan yung ano, at intindihin yung ano, yung ano to, yung pangunawa. Intindi. Na hindi lahat pwede makuha. Yun po ba talaga yung dapat kong intindihin? Oh, anong gusto mo pilitin yung crush mo na crushing ka? Hindi po, yun nga po. Yung oh, intindihan mo lang. Kung kaibigan ng turing mo dun sa girl, dapat maging happy ka nga para sa kanila eh. Yun naman po yung sabi ko sa kanya eh. Alright? Opo. Gayun mo lang ano, tandaan mo na sa labas ng bahay, pag nasa eskwela lang ka, yung crush-crush na yan, second priority mo lang yan. Pag-aaral lang nauuna, ha? Opo. Ay, so far, you're doing good. Top 9 ka. So, keep it that way. E goal mo na maging ano, top. Siguro mga top 0 na una pa sa 1. Yeah, diba? Goal mo na umangat ka sa top sa ranking ninyo, right? Opo. Kung nakaanta ba yung lola mo, anong mensahe mo sa kanya? Pwede bang malaman? Anong gusto mo hingin ng pamanhin? Ano po? Nanay... Ano, sorry. Ngayon na po ba? Gusto mo bukas pa. Ngayon na po. Oo, sige. Nanay, sorry po sa mga nagawa ko. Ano po, masyado ka lang po kasing tinitigasan yung loob ko. Kasi, ayoko po yung, ano, yung feeling ko po kasi masyadong kawawa. Kaya, yung... Pinitigasan ko po yung love ko para, ano yung, hindi ako maawa sa sarili ko. Tsaka, sana po, ano, pag may mga sinasabi ako sa inyo, ano po, pakinggan nyo naman po ako, hindi yung, lagi nyo na lang po inauna yung galit na sa akin. Ano po naman po may nagawa ko, may mga ginagawa ko magkakamali, pero, pakinggan niyo po yung mga gusto kong sabihin. Gusto ko po talaga kasi sabihin na mahal ko po kayo. Kasi po, kayo na po yung halos nagpalaki sa amin. Iniwan po kami ng mama ko. Nasa magtrabaho. Appreciate ko na po yung mga ginagawa niya sa amin eh. Na ginagawa niyo po ito para sa akin, para sa amin. Na hindi po kami magaya sa imama na ganyan. Sana lang, basta po, ano, hindi yun po mahal na mahal ko po kayo kahit alam ko po hindi yun naman po yun nararamdaman sa akin.
Kasi po, tingin niyo po sa akin. Kaya na, masama eh. Hindi ba po nang makinig. Pero, sana po, mas makilala niyo pa po ako. Dahil hindi lang po yung puro bad attitude yung nakikita niyo sa akin. Huwag ka na manumbat. Manunumbat ka, pinapasama mo yung loob mo. Panunumbat na yun, huwag na dyan. Sige na, Diba, ipag-promise mo na lang na pagpipangaral sila sinasabi sa'yo, makikinig ka, diba? At magsasagot. Alam mo ate, magulang lola mo yan, tumayang magulang mo. Hindi naman perfect yan eh, sino ba nagsabing perfect yan? Hindi naman. May mga pagkakataon natin na alam natin, ikaw mismo bilang 12 ka, alam natin mali sila, mali naman si lola. Pero dahil lang hasimbling ano ate, dahil lang na siya ay lola mo, hindi ka karapat-dapat sumagot at sumamaan loob. Simple lang yung dahilan, ate. Dahil lola mo, tapos na yun, hanggang doon na lang yun. Hindi ka dapat sumasagot. Sapa, go. Limo. Basta. Sorry. Sorry po. Sorry na po sa mga nagawa ko. Sana po maliwala na po kayo na hindi ko na po yun ulitin. At sana nga po magawa ko po na hindi ko na po yun ulitin. Mahal ko po kayo. Tsaka na-appreciate ko po yung mga ginagawa niyo. Thank you po. Yambay. Ito, ate. Nagustuhan ko yung sinabi mo, ha? Opo. Pero yambay, eksaktong sinabi mo. Alam ba ng lola mo yan? Malamang hindi, no? Opo. Oh, kasi syempre, iba yung nakikita niya. Iba yung nararamdam mo lang at di mo nakapakita ng maayos na pinapakita mo sa kanya. Opo. Right? Opo. Sumagot, hayaan mo na siya. Iyaan mo na si Lola. Saka huwag kang magsawa. Huwag kang ma-offend kapag ka naglalambing ka, di ka napansin. Tigil lang, tuloy-tuloy ka lang, ate. Alright? Opo. Huwag tayo magiging rebelde. Ikaw, siguro marami ka na narinig na kabataan na dahil masama loob sa magulang, sa ba, nagre-rebelde. Opo. Sa ending, sino ba nagsuffer? Hindi ba sila din? Opo. Ayaw lang ng Lola mo mangyari yun, ha? Opo. Okay? Opo. Kaya ikaw ako, nice ko rin maganda mag-thank you sa'yo kasi nakinig ka sa akin. Opo. Itong kwento ang magkaibigan, nakapag-usap tayo ngayon. Kuya, salamat, tinuring ba kong kuya, wag naman tito, anong pangit mo? Ay tito, matanda masyado. Opo. May deal tayong dalawa, ha? Opo. Oh, hindi naman agad-agad mawawala yung katigasan ng ulo mo. Alam naman natin yan eh. Opo. Diba, pwede naman sigurong unti-untihin. Diba? Na, kapag bad trip ka, mag-isip ka. Right? Opo. Eventually, alam mo, nakaka-umi mapapakinggan. Pero eventually, pag ikaw ay nagdalaga na, meron ka ng sariling obligasyon sa buhay, ma-appreciate mo yung mga turong yan sa'yo. So, nga po, ano yung pagkatapos nito? Usapin ko po si nanay kahit tingin ko po masyadong OA. Eh, makap ka lang, alam mo. Alam, magulang yan ate, alam na nila yan. Madaling makaramdam yan. May mga bertud yan mga yan. may mga binhi ng karunungan yung mga yan. Alright? Opo. Oh, yan. I'm proud of you now. Salamat. Thank you very much for allowing Papa Jack na mag-instill sa'yo ng gantong klaseng ano. Tuwa ako kasi kanina iba yung tono mo. Ngayon, bati na tayo. Nakakatuwa ka ng pakinggan. Opo. Diba? Opo. Balikan ko lang yung crush mo, ha? Opo. Normal yan. Don't feel bad pag nararamdaman. Normal yung crush na yan, okay? Opo. Very normal yan. Ang akin lang, ate, bilang babae, pag hindi ka crush ng crush mo, maliban sa pagbili ng libro ni Ramon Bautista at panonood ng movie ni Kim Chiu, intindihin mo na lang, hindi ka crush eh. Diba? Aral na lang ulit, na? Pagyamanin mo sarili mo, ate. Pagyamanin mo sarili mo. At magagawa mo lang yan sa ganyang edad sa pamamagitan ng pag-aaral ng masipag, okay? Opo. Eh, Papa Jack, ano nga pala yung libro mo? Huwag mo nang bilhin yun, ate. Ano ba yan? Huwag na. Lagi na mawala silang stock eh. Kasi nga nagkakaubusan. Hindi ko alam ba't nag-aagawan na yung mga taong bayan. Grabe. Kasi daw pag nag-deliver lang sa kanila, 5 piraso lang tapos
Nabibili lahat agad. Sabi naman limang piraso lang. Nag-deliver pa. Sabi na limang piraso lang na dinideliver sa kanila. Sige, kayaan mo at ano ha? At ano, pupunta bibigyan ako. Bibigyan niyo ako? Hindi kita bibigyan, bumili ka kung ano. Ha? Oh, okay? Apo. Hmm. Ano na lang, pupuntahan na lang kita bukas. Ano? Hindi, pupuntahan po. Kita. Pupuntahan ko na lang yung ano yung Summit Books bukas. Sila nag-iimprenta, ha? Sige oo, po. Sabihin ko, mag-print sila ng ano, 11 million copies. Ganun karami. Yung tipo mauubos yung isang bakura ng punong kahoy sa aking imprenta. Magtataniman lang ulit. Salamat sa pagtawag. Opo, thank you. I'm proud of you now. I just really hope and wish that you can keep your promise and commitment sa aming lahat at sa sarili mo ngayong gabi. Opo. Thank you, ate. Thank you din po. Pati na kami. Tanyo na, di ba? Kanina, bad tripan ngayon. Oh, pati na, bati-bati. Oh. Nababa ako na, sayang. Bibigyan ko sana motorsiklo. Namimigyan ko motorsiklo. Joke lang, ano, mag-aabono. Ayan, gusto ko lang banggitin kasi sa motor trade, oo nga, ito na naman, segue na naman ako. Pero gusto ko maitanim din sa mga utak nating lahat. Pakitanim po sa utak niyo po na lumago po ito. Na sa motor trade po, ang bayad po ang ng down payment pa, para sa Kimco motorcycle ay 700. Naku, talaga mura ba? Ano ba yan? Hindi ko alam, matutuwa ako, magtataka at sabihin kong, what? Ganon. O.A. Oh, mga kaibigan, ha? Sa motor trade, ang down payment ng Kimco motorcycle ay, you will not believe this, diba, ay sa halagang 700 pesos lamang. Oh. 700 may motorsiklo ka na. Ayan ko sa inyo, eh kung kukuha kayo ng motorsiklo at napakadali nga talaga maglabas ng motorsiklo ngayon, especially pwede mo mag-gift sa sarili mo yan, pumunta ka na sa motor trade, ha? Nandiyan lahat ng brands na gugustuhin mo. Pag motorsiklo ang hanap, punta na sa motor trade. Ang hindi nga pala motor trade yan, ha? Yan ay motor trade. Huwag niyong artihan. Hindi po yan motor trade. Yan po ay motor trade. Pag motorsiklo, ako lang pala nag-iinarte. Pag motorsiklo ang hanap, punta na sa motor trade. Ang dayang pagbibilian, magaan pa ang presyo. Ha? Flexible lang ang payment scheme. Ang dalit ng galing na servisyo sa motor trade. Motorsiklo sigurado, alaga ka dito mga kaibigan. Yan po ang motor trade. Or pwede rin sa kina, art yan, motor trade. Yung mga dalagang hindi makapunas ng R. Pag ang pangalan niya ay Rhea, anong pangalan mo? Ganon. Ikaw, ano name mo? Bawa, ang pangalan niya ay, ano, ay Veronica. Ano name mo? Veronica. Art. Buwang kita ng, ano, trompo sa bibig. Ganon. Joke lang ito naman, tura nito, isang ito. At syempre mga kaibigan, mapasalamatan ko sa Joseph, Brother Michael, and of course ang kabuuan ng Kalata Corporation. Sila po ang may dal sa atin ng Golden Bean Feeds na inawit ni Bini Bining or Ninang Ay de Las Alas, ang bagong kakampi ng bayan ng Golden Bean Feeds. Na teamsong na po ng lahat na magjowa na balang araw pag umulad ang buhay ang negosyo ay babuyan, manukan at itikan. Golden Bean Feeds mga kaibigan, kantayin nyo lang ha, na lang tumabay ang mga baboy nyo. Sabihin nyo, Golden Bean Feeds. Ang bagong paborito ng bayan, Golden Bean Feeds. Ang kakamping pangkabuhayan, Golden Bean, Golden Bean. May ganun. May second point. Sinolo ko na kasi magaling din ako. Mas magaling na ako kay Chico Loco, kanina lang po yan. Golden Bean Feeds. At ang buong katotohanan nito, kaya ako ito in-endorse kasi, pag kayo ay nagpakain sa inyong mga alagang baboy, manok at itik ng Golden Bean Feeds, nakakatulong na rin kayo magpaaral ng ating mga kapuspalad na kababayan na nais mag-aral pero walang sapat na pantustos sa kanilang matrikula dahil commitment po ng Golden Bean Feeds ang magpaaral ng ating mga kababayan na walang gaanong resources. Yan ay commitment po ng Golden Bean Feeds. Kaya gusto makatulong, di ba? Oo, nagpapakain ka na ng baboy, nakamura ka na, eh, nakakatulong ka na, di ba, maluwag sa kalooban kasi nakakatulong ka magpaaral ng mga kababayan nating walang gaanong kakayahan na mag-aral. Oh, kita nyo ha, mga estudyante dyan, yung mga iba dyan, kailangan pa maging scholar ng, ano, ng iba't ibang kumpanya para mag-aral, kayo na may resources, sinasayang ninyo, titigas pa ng ulo nyo, paluin ko yung puwet nyo, eh, ha.
puwet mo maitim. Ay, naka. Magagot ng bulay, mga kaibigan. Nais ko lang ipaalala sa inyo na meron pong there's a Santa Run, mga kaibigan. Oo, ha? Santa Run, mga kaibigan. Ito'y regalo natin para sa mga biktima ng Bagyong Yolanda. Fun run po ito. It's called the Santa Run. At mamaya sasabihin ko po yung buong detalye. Kung marami na nahihilig sa atin, di ba, mag-marathon, yung fun run. Ang buong katotohanan, pag nagsumali ka ng fun run, di ba, you are doing this because you want to do charity. Yun ang buong katotohanan, mga kaibigan. Kasi kung gusto mo lang tumakbo, hindi mo kailangan sumali ng marathon. Pero salamat po sa mga nilalang na laging sumasali ng fun run para makatulong. Sa mga organizers, di ba, na wala namang kinikita, bagkos gusto makatulong lalo na itong Santa Run, antayin nyo yung buong details mamaya-maya ng kaunti, hindi ko lang hawak ngayon, di ba, at least makapag-ayaan na kayo ng kaibigan nyo. This will go to the victims of Typhoon Yolanda. Parang buong mundo nagkawit-bisi kay Yolanda, no? Buong mundo, I was watching National Geographic Channel, di ba? Yung mga host nila, they're doing charities and fundraising events for the victims of Yolanda. There will be, mga kaibigan, a long-term rehabilitation. Sana huwag tayo mapagod. Hello and hi to June Arancas, Professor June Arancas, nakaantabay. Hi, kamusta na, sir? Maligayang pakikinig po. Tutuloy na muna ako sa aking programa. The letter is up next. You wanna be part of this portion? Punta lamang sa website www.loveradio.com.ph. Ulitin ko lamang www.loveradio.com.ph. At hindi ko alam kung anong pwedeng ma-play na kanta para sa kanya. Siguro i-play ko na lang yung Wind Beneath My Wings. Oh, yan. Wala lang akong maisip. Yung maganda ka kaya to. Tapos, someone who believes in you. Ah, pusang galaw. In me pala. Nga na naman. Ay, nawa. Here we go! Para po sila ng nice magpasalamat sa mga naging inspirasyon nila. Ah. It's a minute more to go before the hour of 9 o'clock, Tuesday evening, December 3. This is DLC and my name is Papa Jack and here we go.